Panginoon. Kaya po, wag na po tayong padidistra kung ano pa man pong mga kung ano-ano dyan. Yung hanggang maaari ang cellphone po natin, patayin po natin o kaya silent po natin para hindi po tayo madistorbo. Yung mga bata po, wag po natin hayaang patakbo-takbo. Amen? Sapagkat alam na naman po natin na dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa oras po ito, tayo na pong lahat ay sabay-sabay na pong tumayo na may paggalang sa banal na Espiritu. Hallelujah! Sa pagtayo po natin, lahat po tayo tumayo. Wala pong nakaupo, kung ano pa man po ginagawa. Igalang po natin ang banal na Espiritu. Hallelujah! Sa pagtayo po natin, itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Yumuko po tayo at pumikit. Hallelujah! Sapagkat dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Kaya po, muli, muli natin pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carrillo. Para makadalo, makapakinig at makapanood. Lord,
ang lahat po ng mga sacrifices na ito ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat tunay nga po, Ama, nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso na talagang naghahangad mula po sa inyo. Kaya naman, Ama, hindi niyo po kami bibiguin ang kaligtasan na isa sa amin sa araw na ito. Ang kagalingan, ang himala. Muli o Diyos, mga kapahayagan, magpapalakas ng aming mga espiritu. At muli o Diyos, maghahatid sa amin sa panibago na namang tagumpay at pagpapala. Salamat po o Diyos ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon Diyos sa buhay. At pagpuksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng John, or Matthew, I mean. Matthew chapter 1, verse 21, ay kita natin, ano pong sabi ganoon. Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ipapanganak ang isang lalaki at pangpangalan ng Jesus, because he will save his people from their sins. Buksan din natin yung Lucas. Tingnan natin yung Lucas chapter 2. Tingnan natin verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. At ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay pinamagata. Jesus, the true and only Savior of the world. Ang sabi natin, Jesus, the true and only Savior of the world. Si Jesus, ang tunay at tanging tagapagligtas ng sandaigdigan. Bagamat ang maraming tao ay nagsasabi na sila ang kaligtasan o tinuturo tayo kung kani-kanino para maligtas. Pero ang sabi ng John 14:6 says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by Him. Ang sabi ng John 14:6, si Jesus ang siyang daan at ang buhay na katotohanan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Alam mo ninyo, nitong nagdaan nga bagyong Pablo, di ba? Naabalitaan niyo yung bagyong Pablo, naalaman niyo yun. At sa bagyong Pablo, di ba, ang daming namatay. Tama po ba? Ang daming namatay. Nung huling panonood ko, last Friday ng tanghali, sa balita, ano? Simula nung Friday, di ba ako nakakapanood at di ba ako nakapakinig ng balita. Pero since last Friday, nung ako'y nakapanood ng tanghali, 100 na raw yung namamatay sa bagyong Pablo. At hindi lang yun, ang sabi ganoon, maaaring tumaas yung bilang ng mamamatay sapagkat marami pang hindi nare-recover ng mga bangkay. Hindi pa nare-retrieve ng mga bangkay. So, ewan mo ngayon kung ilan na yung na-recover, ilan na yung na-retrieve. Ngunit, as of last Friday, no, tanghali, na nakakapakinig, nakapanoto ka ng balita, 900 na yung patay. Doon lamang yun sa bagyong Pablo. At, pwera pa yung mga nagdaang mga bagyo pa. At,